magandang umaga mga kaluto. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano ang pagluto ng aking nilalas na mais sa manok. So parang tinola siya pero parang tinola version siya pero meron siyang mais na ginayat mo siya ng pino. So parang may lasa siyang manamis-namis na mais. So, ito po, i-share ko ang aking mga ingredient. Ito po ang ating mga ingredient. Ang ating pong garlic, mga 4 na piraso. Ayan, binikbik ko na siya. At saka isang sibuyas. At ang luya, maraming luya. At lalagyan din natin siya ng konting lemongrass. Para pang ano. So, meron din po tayong sayote. Nasa sa inyo kung gusto nyo ng papaya or sayote. So, meron din po tayong malunggay or pwede rin pong ipalit nyo sa malunggay is dahon ng sili. And then, meron din tayong siling pangsigang. At higit sa lahat, ang kailangan natin ay ang mais, sweet corn na ganito. Iiwain nyo siya ng slice nyo siya ng pino. And then, yung ating manok. Kakailanganin din natin ang ating mantika sa pag-isa at ang ating panglasa, ang ating asin, mga 1 kutsaralang asin at ang ating patis, tsaka ang ating, of course, ang ating paminta. Ayan. So, ayan lang po ang ating mga ingredient, mga kaluto. So, napakasimple at napakasarap na recipe ang ating gagawin ngayon. Ang aming tanghalian ay ang nilalas na mais sa manok. So, ayan po yung aming preparasyon na ginagawa. I-slice namin yung mais niya na pino. So, ayan lang po yung ating procedure sa pagluluto. Uno-una, ating painitin yung ating pan. At saka lalagyan natin ng mga 4 na kutsarang mantika. And then magigisa natin tayo. Sa pagigisa, una natin igigisa ang ating bawang. Then lalagay na po natin ang ating sibuyas. Then, lagay na rin natin ang luya, lahat na luya, tsaka lemongrass. So, gisa-gisa lang po siya. Then, takpan lang natin ng konti. Yan, mga kaluto, medyo nangangamoy na yung ating mga panggisa. So, haluin lang natin. Then, ilalagay na po natin ang ating manok. Ito, medyo nilagyan ko na siya ng konting asin at saka paminta para medyo may lasa na siya. So, as usual, pagka magluluto tayo ng manok at ginigisa natin mga tinola, masarap talaga siya pag gigisahin natin siyang mabuti. Make it sure na yung kanyang dugo is patay na. So, wala na, hindi na mapula. Kasi pagka medyo nilagyan mo siya ng sabaw na yung dugo niya is buhay pa, medyo malansa. So, kailangan talaga sangkutsahin natin siyang mabuti. So, ayan. Ayan po, hindi po ako naghalo. Nasa ilalim lang yung aking mga panang niya and then papaktan ko na lang yung siya para... Ayan mga kaluto, medyo sabaw na siya, tsaka medyo yung kanyang dugo is wala na, medyo dark na yung kanyang ano. Malalaman naman ninyo pagpatay na yung kanyang dugo, pagka yung hindi na siya mapula-pula, hindi na siya malansa. Ayan, medyo may konting lansa pa.
Timplahan lang po natin, lagyan na natin siya ng patis. So, mga 1 kutsarang patis po. Tsaka konting asin. Lalay lang sa paglagay ng asin para nababalaan siya. Then, paminta. Hindi ako masyadong naghahalo kasi para hindi siya lumansa. Lagay lang ako ng langgay ng panamya. So, pakpan lang ulit natin. So, ayan mga kaluto. Siguro patay na yung kanyang dugo. So, ayan na. Hindi na siya mapula. So, ilalagay na po natin yung ating mais para hindi lasa din siya sa ginisa. Bago natin lalagyan siya ng ating tubig. And then, lalagay na natin yung ating marinade. So, ayan lang po. Kasi nyo, hindi ako masyadong nagahalo. Nasa ilalim pa rin yung aking mga pangsamya. So, steam lang natin ng konti. So, ayan mga kaluto, naaamoy ko na yung, yung mais natin. Medyo naluluto na siya. So, ayan na, ang bango-bango. May mais at saka yung parang pangisa na luya at saka lemongrass. So, i-mix-mix lang natin. And ilalagay na po tayo ng ating tubig. Siguro mga kalahating litrong tubig. Dalawang baso kasi meron na siyang sariling sabaw. Mga dalawang baso para may sabaw tayo. So, mga kaluto, so ayan na. May sarili na siyang sabaw. Lagay lang po tayo ng mga dalawang basong tubig. So, tansyay natin kung gano'ng sabaw, karaming sabaw. Ang gusto nyo. So, parang ang dami na. Siguro mga isang kalahating basong tubig na. So, parang marami. Ayan po. Mataas na kalahati. Ayan. Okay lang din naman kasi kung gusto niyo ng maraming sabaw, tinola naman siya. So, talagang masarap din naman yung hihigop tayo ng sabaw na sa inyo kung gusto niyo mas marami. So, ito lang ilagay ko. Siguro mga mataas na kalahating litro ng tubig yung sabaw ko. Pampakuluan lang po natin para... So, ayan mga kaluto. Nakalagay natin ng tubig. Kumukulo na siya. So... Tikman lang natin sa tikman natin sa lasa kung tama lang yung kanyang alat at ang yung nagmix na yung lasa nung ang sarap, grabe wow sabaw pa lang po ulam na parang gusto kong dagdagan ng sabaw kasi napakasarap ng sabaw tapos pwede kahit yung sabaw na lang tapos pritong isda ay So, dadagdagan ko po ng mga kalahating basong sabaw. Kasi, nung hinayang ko sa lasa ng sabaw, ang sarap niya. So, yung lasa ng tinola, tsaka yung sweet corn, imagine niyo yung lasa nun. Pagka nag-mix siya sa manok at tsaka doon sa sabaw niya, iba po talaga ang lasa. Pangalo po ang lasa, try niyo po to. Napaka-simpleng recipe. Para lang tayo nagtinola, tapos lalagyan nyo ng sweet corn. Ang sarap niya. Ay! Grabe. Eh, marami naman po yung manok namin, no, diba? So, ang sarap. Kaya dinagdagan ko ng tubig. So, dahil dinagdagan ko ng tubig, dagdagan ko na lang din siya ng konting paminta. So, mga isang kutsarang paminta talaga. Masarap kasi maraming paminta din. Yeah. And then, magdagdag na rin po tayo ng patis. Mga kalahating kutsara. And then, asin. Lalaki kasi ng butil ng asin, kaya hindi ko matanggap siya. Makamapasubra. So,
So, ayan, tatakpan uulit muna natin. Kasi pwede ko nang ilagay. Meron kasi akong natira pang nung mais, yung sa dulo, pinakayod ko kasi siya. So, parang nandun talaga yung lasa niya, tsaka ang tamis. So, talagang, imagine niyo pag nag-mix siya sa sabaw, promise ko, hindi nyo po mareregret tong lutong to. Napapa-extra, tingnan nyo po. Sarap. Oh, mapapa-extra rice po talaga kayo. So, ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo, and then lalagay na natin yung ating sayote, malunggay, at saka siling labuyo. Ah, sipang sigang. Ang sarap niyan kung ang ilalagay natin na dahon is yung ano, yung sili ng dahong sili. Kaya lang may baby kami, kaya dun kami sa malunggay pa rin. Pero sa inyo, masarap lagyan ng dahong sili or malunggay. Kung sa Dubai naman, wala naman tayong dahon ng sili tsaka malunggay, pwede nyong lagyan ng spinach, masarap din. Yung parang nagtitinola lang din po kayo, di ba? Ang ilalawag natin is spinach, tapos sayote or papaya. So, ganun lang din po, dadagdagan lang din ninyo ng, ang idadagdag lang ninyo is yung sweet corn. So, ayan kaluto, mga, nung pakadagdag ko ng tubig, naging dalawang basong tubig na siya. Kumulo na siya. So, haluin lang natin. Tapos, tikman natin kung tama lang yung sakto lang. Sarap. So, alam nyo, yung ganyang luto, pwede na yung mais lang ang lahok nyo. Ginisan nyo lang yung manok natin sa sibuyas, bawang, at saka luya, at saka lemongrass. Tapos, yung mais, pwede na po. Yan yung talagang basic na nilaras na mais. Since alam nyo naman maluto, medyo magulay ako, so talagang yung pwedeng ilagay na gulay ay ilalagay ko, so dadagdagan ko na siya ng sayote, parang tinola. So ayan, ilalagay ko na yung sayote, pero yung ganyan luto, pwede na po yan. Ganyan talaga yung basic na nilaras na mais. Gusto ko yung maraming gulay, at kailangan natin ng maraming gulay para sa may baby kami, para patanggalin na lang din natin yung kanyang sumama na yung mga sibo-sibo na mga taba-taba ng ng ating manok. Although yung ating manok is medyo tinanggalan ko na rin siya ng meron pa rin siya mga gula-gula. So, ayan na po. Sakto lang po yung lasa niya. Lulutuin na lang natin yung ating sayote. And then, lalagay na natin yung malunggay at ang ating sili. And that's it. Luto na yung ating nilaras na tinolang manok. So, mga kaluto, ayan. Luto na yata yung ating sayote. Pwede na natin ilagay ang ating siling labuyo at among malunggay. Hindi ko na rin puputulin ng sili kung ayaw nyo masyadong maanghang, kasi bawal sa may baby. So, yung gustong kakain lang ng may sili, kainin niya. So, ayan na. Hindi naman natin masyadong lilipuin ng malunggay. So, ayan mga kaluto, tapos na yung ating nilaras na tinolang manok. Try nyo po ito mga kaluto, for sure hindi po talaga kayo mapapahiya sa lasa. Tamang tama ito pag kayong yung umuulan, malamig ang panahon. Tapos medyo mainit-init na sabaw na medyo
nag-aagaw ang hangyong luya at saka yung paminta sa malamig na panahon. So, masarap siya na ulam. So, that's it mga kaluto. Tapos na yung ating pagluluto. So, mamaya tikiman portion na. Hindi ko na masyadong lulutuin yung ating malunggay. And then, papatay na natin. So, hanggang sa muli mga kaluto, sa tikiman portion po tayo. Tapos na yung ating pagluluto. So, dito naman na tayo sa portion ng ating tikiman portion. So, ito yung finished product ng aking nilalas na mais sa na tinola ng manok. So, ito yung kanyang, titikman na natin kung ano ang lasa niya. So, kitang-kita nyo naman kung gaano siya kaganda at kasarap. For sure. So, ayan. Tikman natin. So, tikman natin yung ating manok na may konting. So, ayan. Wow, grabe mga kaluto. Promise, hindi talaga kayo mapapahiya. Sobrang sarap po talaga. Hindi ko po kayo binobola dahil luto ko to, pero itry nyo po yung recipe binigay ko sa inyo. So, for sure, kayo rin magsasabi na napakasarap ng lutong ito. So, napakasimple at masustansya na, masarap pa po. So, affordable na rin po siya dahil manok lang, tapos kahit mais lang, tapos konting malunggay, sold na po siya. Napaka-healthy pa sa pamilya nyo. So, ayan po mga kaluto, may panibagong recipe na naman akong shinar sa inyo, nakakaiba, na tinola na, usually tinola lang yung talagang pwedeng gawin natin sa gantong luto, pero dinagdagan natin siya ng mais. So, hanggang sa muli, mga kaluto na mga pagluluto po.